Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita, kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo palang, aba, itinatanong na natin yan. Welcome po mga kaibigan dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na itong pag-usapan natin, ang ating mga bato, ang ating kidneys. Nako, pag pinabayaan nyo yan, hindi na, wala nang balikan. Diba? Wala nang reversal. Yun ang nakakalungkot po dyan. Kaya pag-usapan po natin. Pero bago po ang lahat, dito muna tayo sa ating health capsule. Ang breast pain sa mga kalalakihan ay maaaring bunga po ng iba't ibang dahilan. Ang male breast pain ay maaaring mangyari dahil sa merong muscle strain, may cyst o gynecomastia. Ang ilan naman po ay kinakailangan ng treatment, subalit ang iba ay hindi naman po makakapagbigay ng delikadong dahilan. Ang ilan po sa mga causes ng breast pain sa mga kalalakihan ay dahil sa problema sa kanilang breast tissue. Ito po ay nagagamot naman at yung iba po ay nawawala na lang sa sarili nila. At kabilang po sa muscle strain ay yung pectoralis major at minor ay dalawa sa pangunahing muscles na nandoon po sa ating dibdib. Kapag nag-perform ng weighted chest exercises o merong excess pressure sa mga muscles, ito ay nagiging dahilan ng muscle strain. Ang pagpapahinga ay maaari makapagpagamot nito. Subalit, kapag merong gynecomastia, isang small amount po ng breast tissue, isang kondisyon na kung saan ang tissue ay lumalaki, nagiging dahilan ng breast tissue sa mga lalaki, at ito po ay nagiging dahilan kung bakit lumalaki ang kanilang dibdib. Madalas, ito po ay nagiging dahilan ng pananakit. Ang hormone imbalances po, kung saan ang estrogen ay tumataas at ang testosterone ay nababawasan, ang isa sa mga dahilan ng gynecomastia. At ang paggamit din po ng anabolic steroids o kaya ay sobrang katamaan. Ang treatment sa kondisyon na ito ay nakadepende sa kung ano ang dahilan ng paglaki ng breast tissue. Mayroon din po ang tinatawag na jogger steeple. Skin irritation naman po ito mula sa pagtakbo. At mga cyst na isang lump na nasa ilalim ng balat na maaaring may laman na fluid o kaya ay hangin lamang. Ang pinakamahalaga po ay magpatingin kaagad sa doktor kung may mga ganitong pagbabago sa dibdib ng isang lalaki. At ngayon mga kaibigan, kasama po natin dito sa Botika ni Tita, isa po siyang nephrologist. Wala po iba kundi si Dr. Jen Daniel Gargar. Hi, Doc! Hi, Tita Maru! Thank you for inviting me. Yes, Doc. Maraming salamat din at nandito ka dahil alam mo itong usaping bato. Mm-hmm. Eh, talaga namang magugulat ka kabi-kabila ang dialysis centers. Kahit sa probinsya, Doc, nagulat ako na ang lalaki pa ng mga dialysis center. So, ibig sabihin talagang merong malaking demand. Oo, marami po talagang may kidney disease ngayon. Mm-hmm. Oo, bakit ba? Ano ba ang pinagmumula ng kidney disease? So, yung kidney disease, katulad nga nasabi ko madami, 850 million na po in the world ang may kidney disease. What? Maraming rason yon. Pinaka-common is diabetes and hypertension. Mm-hmm. So, high blood pressure, tsaka mataas na blood sugar, no? Maraming iba pang rason, katulad ng infections of the kidneys, merong inflammations of the kidneys. So, marami ho talagang kidney problems na pag napabayaan, nagiging kidney failure. So, yun yung mga need mag-dialysis. Oo. Pero paano ba malalaman kung may problema yung kidneys mo?
So siguro para mas maintindihan ng lahat, no, kung paano bantayan yung kidney, sabihin ko na din kung ano yung function talaga ng ating mga kidney. So siguro pinaka-common na alam ng mga tao is ang kidney ay gumagawa ng ating ihi. So yung ihi, ginagawa ng kidney yon para mabalanse ang tubig sa katawan. So pag kunyari marami kang napapansin niyo yon, pag marami kang iniinom, marami kang ihi. Pag konti iniinom mo, dehydrated, may diarrhea, konti ang ihi. So ang kidneys ang nag-regulate. Oo. Pag dehydrated ka, medyo dark ang ihi niyo. Oo. Mm-hmm. So pag sira ang kidney, konti ang ihi kahit marami kayong iniinom. Iba ang kulay ng ihi nyo. Pwedeng may dugo, pwedeng kulay tsaa, pwedeng mabula ang ihi. So, isa pa doon, syempre pag konti ang ihi nyo, naiiwan yung tubig sa katawan nyo. So, yung iba hingal na hingal kasi meron ng tubig sa baga. Oo, so yung iba, nakikita nyo yon yung nagmamanas na. So kasi hindi nabalanse yung tubig sa katawan. So ang pamamanas hindi lang sa paa? Pwede kahit pati sa mukha, kasama mukha, katawan, buong katawan pwedeng magmanas because of a kidney issue. No? Mm-hmm. So aside from paggawa ng ihi, yung isa pang function ng kidney ay nililinis niya ang ating dugo. So lahat ng toxin sa katawan na hindi natin kailangan, kidney, magpapalabas niyan sa ihi din. So ang ating kidneys, pag nag-fail na, wala ng function, tumataas na yung lason sa katawan. Ang effect nun sa tao, madaling mapagod. Merong iba nawawala sa tamang pag-iisip. So, hindi na nagigising or yung iba nagsi-seizure pa. Yung iba naman, hindi mahirap mag-concentrate, nawawala yung hindi masyado nakakaalala. So, maraming problems kapag maraming lason na hindi nalalabas. Iba nangangate, buong katawan nangangate, kahit anong anti-inflammatory, kahit anong gamit nyo, anti-allergy, hindi mawawala kasi dahil sa toxin sa katawan yun. Oh, so nasa loob. Oo, hindi yung dahil allergic kayo. Dahil yon sobrang dami na ng lason, hindi nalalabas ng kidney, nangangati na yung mga tao. So, yon. Isa pa is, ang ating kidney gumagawa nga po ng tinatawag namin na erythropoietin. Yun ay tagagawa ng red blood cells natin. So, pag walang function si kidney, anemic tayo, siguro nararamdaman is madali din mapagod. So, yun. Yung isa pa, acid. Acid sa katawan. Kidneys din po ang bahala doon sa acid sa katawan. So, pag maraming acid or masyadong konti yung acid sa katawan, ang worst case nun ay pwedeng ikamatay. So, yun yung maraming function ng kidney. Yun din ho ang sintomas ng kidney failure. Okay, Doc. Kanina na banggit mo yung tungkol sa mga causes, diabetes, yan naman yung usual, di ba? Hypertension. Pero may iba pa bang dahilan bakit bumabaksak ang kidneys? Madami. Yung katulad kanina sabi ko, pag nagka-infection, paulit-ulit. Kapag may obstruction, ibig sabihin may stone tayo doon. Malaki ang prostate. Pag napabayaan, nagkaka-kidney failure. Inflammation of the kidneys or mga autoimmune, lupus, nagkaka-effect din ho sa kidney. So, madami ho talagang rason. Ay, yung leptospirosis, Doc? Yes. O, yun ay tawag namin ay acute kidney injury. Meaning, even a normal person na walang problema sa kidney tapos nagka-leptospirosis, pwede ho siyang magka-kidney failure. Pero acute. Ibig sabihin, pag acute, pwede hong gumaling. So, kahit nag-dialysis siya on dahil nagka-lepto siya, kung okay naman, pwede ho siyang gumaling. Pero so, mayroong hindi nagre-recover. Yung tinatawag nating chronic, ang kaibahan ng acute is biglaan. Yung chronic is matagal na hong may sakit sa kidney. In the long run, nagkakaroon na nung kidney failure. Pag chronic kidney disease, causing yung kidney failure natin, hindi na ho yun nare-reverse. So, yun yung mga dahil sa diabetes, sa high blood, or any disease na napabayaan, yun yung nagiging chronic kidney disease or kidney failure na chronic na hindi na ho nare-reverse or bumabalik ang kidney function. Pero is it true also na yung mga sumusobra yung release ng mga chemical sa katawan dahil nabugbog? Pwede rin bumaksak ang kanilang kidney. So, yun yung tawag natin na rhabdomyolysis.
aside from yung nabugbog, yung mga nagmamarathon, nagbabike, lahat ng merong excessive na exertion ng muscles natin, pwede hong magkaganon. Siyempre, nag-release ang muscle natin ng mga waste products. No? Pag sobrang dami dahil nabugbog, mga hazing events, pwede hong makadamage yun sa kidney. At pag hindi na paggamot agad, hindi na agapan, yun ho ay kidney failure pa din. Pero acute yan. Yan na yun yung tinatawag acute. Natin acute. Oo. Yung third pa is meron ka ng sakit sa kidney, mahina na ang kidney mo, nagka-acute kidney injury ka pa. Mm. So, yun, mahirap yun kasi mahinang kidney na, may acute kidney injury pa. Mm-mm. Mas bumibilis ang pagkasira or pagkawala ng kidney function nila. Oo, dun sa rhabdomyolysis, dinadialysis din sila temporarily? Hindi naman ho. Hindi lahat. Okay. Meron po kasing iba na hindi ganon kalaki ang damage sa kidney or hindi ganon kadami yung toxin sa katawan. So, supportive therapy yon. Ibig sabihin, nagbibigay kami ng gamot, hydration, nakaswero. Yung iba na very severe ang damage sa kidney, yun po ang kailangan ng tulong ng dialysis na hopefully ay temporary. Paano malalaman ng tao na yun na, uy, sumobra na yung paggamit mo sa muscles mo, baka may rhabdomyolysis ka? Ang ihi po nila ay usually mapula. Ah, usually dugo. Okay. Yung iniihi nila, nakikita nila yon na pula or very dark, parang tsaa yung ihi. Mm-hmm. Tsaka mararamdaman nila sobrang pagod din. But yung pinaka-reason usually na pumupunta sila sa emergency room ay ang ihi nila iba ho ang kulay or kumukonte. So yun ang usual nilang na nagiging complaint. No? Okay. So hindi rin pala maganda yung masyado kang gusto mong exercise na exercise. Dapat gradual ang pag-increase mo ng exercise. Kung isang taon ka nang walang exercise, bigla kang nag-bike ng 21 kilometers, hindi ho yun maganda. Ako, Fred, tigil lang yung kakabike mo. Kasi nung pandemic daw, nagsimula siyang mag-bike na mula Cavite hanggang dito sa Pasig. Oo. Sa sarapan, sa kakabike. Basta hanggang ngayon, proper training. Oo. So, pero anong ibig mo sabihin to sa exertion? Yung talagang sobra-sobra na parang halos malagutan ka na hininga? Yung iba ko kasi strain sa sarili. Oo, kaka-strain yung overstrain nila tapos hindi rin proper ang kanilang pag-inom ng tubig, konti din. So, nagko-compound na. Meron ding iba swerte. Kahit na walang exercise, biglang napasubok sa marathon, Ironman, tapos kinaya nila na walang kidney injury, swerte yon. Pero may iba ho talaga, magkakaroon din ng complications. Kahit na bata pa. Kahit na bata pa ho. Oh, wow. Yeah, like cycling na bata pa, minsan ho dahil sa exertion na hindi sila sanay. So yun yung nagiging reason for rhabdomyolysis. Wow, kita nyo yan. Pero may mga tests pa para malaman kung meron ng problema yung kidneys mo aside doon sa mga symptoms na nakikita mo. Marami hong test pero ang pinaka-common natin ay ang pag-test na ating blood test, no, creatinine. Yeah. So very easy test to do, blood test ho siya. Ang creatinine kasi ay waste product ng katawan. Mm-hmm. So, yun nga, ang function ng kidney, dapat natatanggal niya yung mga lason sa katawan. So, pag tumataas yung lason sa katawan, yung creatinine natin tumataas, ibig sabihin, hindi na masyado magaling si kidney mag-function. Mm-hmm. So, aside from that, marami pa, ultrasound ng kidney, yes, nakikita din ho natin ang may mga kidney disease doon. Mm-hmm. So, yung pinaka-common, yung iba ay medyo highfalutin or medyo complicated na, yung mga GFR scan, lahat yon. Medyo specialized hospitals na ang meron ng mga yon. Is it the same as glomerular filtration test? Or? Yun ho, ang glomerular filtration rate, ibig sabihin kung gaano kagaling yung kidney natin mag-filter or magtanggal ng ating dumi sa dugo. No? Mm-hmm. So, pag kinuha po ang ating creatinine, minsan makikita nyo sa laboratory na pinuntahan nyo, meron ho nakalagay sa ilalim, EGFR, ibig sabihin estimated glomerular filtration rate, yun ho ay ginagamit niya ang creatinine, yung edad ng pasyente, kasarian, minsan ginagamit pa ho ang weight ng pasyente para ma-compute ho yung estimated niya na GFR. So, pag in-estimate natin yung GFR, yun po ang ginagamit din natin sa pag-stage ng chronic kidney disease. No? Yung parang how much your kidney is able to
filter, yun yung ginagamit namin pang stage ng kidney disease. Pero ano ba yung normal na creatinine? Yung creatinine ho, iba-iba no, per person. Pag medyo malaki kayo na maraming muscles, medyo mas mataas ang creatinine nyo. Pag malnourished, dahil ang creatinine ay galing sa muscles, medyo konti ang creatinine. So ang pero ang pinaka ano niyo diyan, range niyo diyan 60 to 100 micromoles per liter, or tandaan niyo 1 milligram per deciliter. Parang ganun ho in general ang normal na creatinine. Pero again, iba-iba per person. So baka kasi kunwari ang taong 24 years old na 1.2 ang creatinine, iba po ang function niya sa elderly or matanda na 1.2. So kailangan din based on kung sino ho ang pasyente natin. Mm-hmm. So marami pala mga pinagbabatayan para masabing talagang wala nang silbi ang inyong function ng kidney. Eh pero bakit may sinasabing may mga percent, 20%, 30% pa yung function ng kidneys? Yun ho yung tinatawag natin na filtration rate. So kunwari, sinabi ko sa inyo ay chronic kidney disease stage 5 ho kayo, or dati ang tawag namin doon ay end stage renal disease. Yun po yung tinatawag namin na yun po yung may mga eGFR na 15 na lang or less. Hindi ho talaga siya percentage, no? Parang 15 ml per minute. Pero mas madali ho kasi intindihin yung parang percentage. Pero ang ibig ho namin sabihin, konti na lang ang nafe-filter ng kidneys nyo. So yun yung tinatawag, baka nasasabi ng iba na percentage ng function ng kidney. Is basically kung ano yung estimated GFR or yung glomerular filtration rate. So pag kunyari ganun na mababa na yung percentage na kaya ng kidneys mo na mag-function, eh talaga bang irerekomenda ka ng dialysis agad? Kasi yung iba inisip nila, eh, meron pa naman palang function eh. Di, wag muna akong mag-dialysis. May 1% pa. Kasi sabi nila, mas lalo raw tuloy tatama rin. Ano ba to? Totoo ba yun? Kapag dinialysis mo siya agad. Iba-iba kasi. So, kahit na ho, may iba na kunwari ang creatinine ay 500. Yung ibang 500 ang creatinine, nagda-dialysis na. Kasi sila, wala nang ihi, hindi na nakakatanggal ng lason sa katawan na iba pa, mga potassium, tumataas na, tapos wala na sa sarili, suka ng suka dahil nga doon sa amount of lason sa katawan. So kahit may konting percent pa yung kidneys mo? Yung iba, 500, may konti pang function si kidney, wala hong ganong simptomas, hindi ho sila nagda-dialysis agad. Pero very close ang aming monitoring, ibig sabihin, hindi ho dapat sila nagmi-miss ng check-up kasi sila isang ganun na lang baka mag-dialysis. Para isang tulak na lang. Isang tulak na lang baka mag-dialysis na. Pero hindi po pare-parehas, no. Pero pwede bang maiwasan na dumating sa dialysis kung kunyari kahit may konting percent na lang? Yun po, dapat talaga stricto kayo sa sarili niyo. Yung blood pressure niyo normal na normal, blood sugar normal. Yung inyong protein intake, so pagkain ng mga red meat, proteina, binababaan ho natin dahil yun ay nagiging acid sa katawan. So pag marami kayong kinakain ng proteina, yung kidneys nyo napapagod kasi siya po ang taga-filter ng acid sa katawan. So mas mabilis mag-deteriorate or bumaba ang function ng kidney. Kung ang hirap pa naman nun, bawasan. So stricto lahat, konting asin, huwag maraming sugar lahat. Protein, konti lang. So, very strict kasi kailangan gusto natin as long as possible hindi mag-dialysis. Very strict tayo sa mga pasyenteng malapit na mag-dialysis. Pero ito parang pinipigil mo lang na huwag dumating sa dialysis. Pero pwede pa rin. Pwede pa rin. Kasi at the age of 30, no, yung kidney function actually natin nagde-decline per year. That is normal. Para pag, sa lahat ng tao? Sa lahat ng tao nagde-decline per year. Okay. Tapos pag may diabetes ka, hypertension, uncontrolled, mas mabilis masira si kidney. So kunyari ang function ng kidney mo konti na lang, alam natin na pwede tayong mag-temporize or tinatawag natin na pigilan mag-dialysis, pero eventually dahil natural
na nababawasan ang function ng kidney, eventually ho, baka mag-dialysis. Oo, kaya maririnig nyo siguro, may ibang nephrologist na kami ho, nagsasabi kami na kailangan ho natin maglagay ng abang na access kasi para hindi ho ma-emergency dialysis. So, anong abang yung meron nilalagay ho, dito? Dito ho, pwede, emergency access po yon. Yung usual po namin na pinapalagay na tinatawag namin na access na para hindi malagyan ng emergency access dito sa leeg or sa hita is fistula or graft. So yung very konti na lang yung kidney function, sinasabihan na namin na maglagay na tayo ng abang yung access para hindi na mas mapagastos pa na malagyan pa kayo ng emergency bago malagyan ng access na permanent. Kasi talagang doon na patutunguhan mo. Oo. Sana lang maprolong natin matagal bago ano kayo kailanganin. Kaya inaabangan natin. So dito may abang, yun usually abang. Sa kamay. Ah, sa kamay abang. Lang. Dito. Yung nakikita nyo na medyo lumalaki yung vessels nila. Oo. Yun po ang fistula or tinatawag natin na permanent access for dialysis. Okay. Meron dalawang uri ng dialysis . Pero mamaya pag-usapan po natin yan sa pagbabalik ng butika ni Tita. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OAP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. Kasama pa rin natin si Dr. Jen Daniel Gargar. Isa po siyang nephrologist. Pinag-usapan po natin ang tungkol sa kidney disease. May dalawang uri ng dialysis, no? Kasi nakita ko yung binabayaran ng PhilHealth, eh. Diba? Na yung pagkunyari, yung dialysis na yung nga, yung merong abang merong, pa. Merong machine. Oo, may machine. Hemodialysis. Yung hemodialysis nga, eh, merong 150 sessions yata. Ngayon ang ibinibigay ng PhilHealth. Pero meron naman na inuuwi sa bahay. Yes, yung peritoneal dialysis. Ginagamit natin yung tiyan, like yung sabi natin kanina, ang kidneys ay nagfi-filter ng dumi. Yung tiyan ngayon, may lining yon. Yun naman ang ginamit nating alternative na pang-filter ng dumi at excess na tubig, doon siya lalabas. Ah, okay. So, paano ginagawa? May tinutuso ka rin? Meron hong, parang nilalagyan ho ng access doon sa tiyan, no? Ah, so may tapos, abang ka rin doon? Meron din, pero hindi siya sa blood vessel. Hindi siya sa dugo. So, doon sa tiyan nyo, may access, may ipapasok hong solution doon para makahatak ho ng dumi sa katawan. Tapos, lalabas din ho siya sa doon din ho sa butas kung saan pumasok yung access, doon po lalabas yung so how ating, effective is it compared to hemodialysis? Okay din ho siya kasi may specific tayong mga pasyente na mas okay on peritoneal dialysis, no? So yung mga heart failure patients, ibig sabihin mahinang-mahina ang puso, bumabagsak ang blood pressure during hemodialysis, mas kaya nila ang peritoneal dialysis. So, depende ho talaga yun sa pasyente. Basta ho, hindi lang mag-miss kasi syempre, kailangan ina-adjust din ho ang settings ng peritoneal dialysis. Ina-adjust yung gamit mong solution, kung gaano kabilis. Tsaka, tinuturuan from time to time kung paano gawin. Kasi sila, kaya nila gawin sa bahay. So, sa sarili nila, sila gumagawa? Walang nurse, walang... Kaya nila ho, gawin sa bahay. Pwedeng may assistant ho sila. Pero, ang ginagawa ho talaga namin ay minimake sure na pag nilagyan ho namin ng peritoneal dialysis access, kaya nila on their own. Mm-hmm.
So, yun ho yung ginagawa nila sa bahay. Oo. Or kahit saan sila, basta dala nila yung solution nila, magagawa nila yung procedure. So, ang solution na ito, katulad din ba ng ginagamit sa hemodialysis? Iba din ho. Iba din ho yung gamit. Pero the same sila ng function. Mm-hmm. Na parang yung dugo nyo sa hemodialysis, magra-run against the solution para mag-transfer yung mga dumi doon sa solution at ma-discard. Tapos ang babalik sa iyo ay ang nilinis ng dugo. So, yun yung hemodialysis na may machine. Yes. Saan nilalagay yung hinatak mula doon sa peritoneal dialysis? Merong talagang parang liquid na... Merong lalabas, pero may bag naman. May bag na naka-connect din sa iyo. Ito yung papasok na solution, may bag siya, papasok dito. Mm-mm. Yung lalabas ho na may mga, yung excess tubig, yung mga dumi, doon na bababa sa bag sa baba. Mm-hmm. Tapos doon yun na makikita na yung ano nyo, yung solution na yun, tinatapon na ho yun, dinidiscard na. Paano ang pag-discard? Kasi alam mo naman yung mga kababayan natin, baka mami, tapon lang sa terrace, ganyan. May ano naman ho yun, syempre hand hygiene, no? Tsaka meron ho siyang may pinapadala ho na parang lalagyan niya kung saan siya ilalagay para before i-discard. Okay. So kasama na yun lahat sa solution. Pag pinadala sa inyo yung solution, meron na hong may bag for the solution, tsaka yung lalabas. So, pwede nilang i-ask sa kanilang doctor na, Doc, ito ang mas gusto ko. Ano ba yung preference ba nila yun? Or kayo ang nagtatakda talaga? Kung ano yung mas bagay para sa kanila? Ang doktor nyo kasi magsasabi ng kinds of dialysis. No? Mm-hmm. Sasabihin niya, may peritoneal, may hemodialysis, may transplant. So, kayong dalawa ho actually pipili kung anong okay sa inyo. No? Mm-hmm. Yung peritoneal, okay naman ho siya. Mm-hmm. Pwede siyang i-try ng lahat muna bago sabihin na hindi tayo masyado nakakalinis sa peritoneal. Mm-hmm. Pwede tayo mag-shift to hemodialysis. Kunyari ho, mag-hemodialysis muna tapos hindi kinaya, may mga heart failure patients tayong ganun, nag-shift to peritoneal. Mm-hmm. So, depende ho yun kung ano po yung pinaka-okay sa pasyente. So, kailangan nyo talaga mag-adjust. Kayong dalawa ng doktor nyo, mag-uusap talaga. Mm-hmm. So, ang hemodialysis, pwedeng maka-apekto sa puso eventually? Kapag sobrang tagal mo nang ginagawa. Ano lang ho yun, ang hemodialysis kasi ay may machine. No? Siyempre, pag linilinis yung dugo ng machine, tinatanggal from sa pasyente, dumadaan sa machine, binabalik yung malinis ng dugo, may konting strain yun sa puso. Ah, okay. Pero yun ay parang long-term side effect ng mga nag-hemodialysis. Kaya, ang thrust pa rin namin ay sana magkaroon ng chance na matransplant ang isang taong may kidney failure. Mm-hmm. Kasi mas mahaba ang buhay ng mga nagtatransplant. Oh, okay. Mm-hmm. Kaya lang problema, donor. Yes, saan opo. Saan sila kukuha? Ang donor ho talaga ngayon ay very strict tayo. No? Mm-hmm. Dapat hindi ho namin makitaan na parang napilitan lang. Or binayaran. Binayaran. So, dapat yung donor nyo ay willing na willing at may relationship kayo, meaning kilala nyo siya dati pa. Mm-hmm. Hindi yung bigla lang siya dumating sa buhay nyo kasi baka ho ay nabili ang kidney or napilitan. No? So, yung donor, mas mabilis mag-approve ng donor na syempre kilala na or kamag-anak nyo. Pero hindi ba pwede na kumuha ng kidney sa cadaver na sa patay? Pwede na din ho. Ang National Kidney Transplant Institute natin ay may HOPE program. Okay. Yun po ay cadaveric donors. Meaning, patay na ho, deceased na yung magdo-donate sa inyo. Pero hindi ho yung matagal na hong patay. Mm-mm. Yung ibig sabihin, brain dead or recently deceased lang ho. Bago lang kasi i-harvest ilang oras yung, lang na namatay. Ilang oras lang kasi i-harvest yung kidney at ibibigay ho dun sa recipient. Hanggang so, ilang oras na pwede pa? Dapat sana ho before 24 hours na gawa na natin yung procedure. Mm-mm. As mas maganda ho talaga pinaka-short na time na ischemic time, ibig sabihin yung time na wala siya sa katawan ng isang tao na buhay, sana short yung time na yon para mas maganda yung makuhang kidney ng recipient natin. Mm-hmm. Okay. So, ano naman nangyari doon sa nag-donate? Kung kunyari buhay yung nag-donate, no? Hindi ba maapektuhan din yung
function ng kanyang kidneys, lalo na isa na lang. Mm-mm. So yung mga donors natin, very strict din tayo. Mm-mm. Kasi gusto natin healthy sila at wala silang ibang sakit para sure tayo na kahit isa lang ang kidney nila, hindi sila magkakaroon ng kidney disease. Mm-mm. At hindi sila magkakaroon ng kidney failure na kailangan mag-dialysis in the future. So ang daming test. Hindi makakapasa ang donor na medyo alanganin kami dahil ayaw natin na mag-cause pa tayo ng sakit sa isang taong nag-donate na nga ng kanyang kidney. So, monitored siya all throughout his life, yung nag-donate? Yung nag-donate ho, very close din ang relationship sa nephrologist dahil mas nag-monitor kami ng kidney function nila. No? Tsaka alam nila na kunyari na dehydrate sila or may nangyari sa kanila, nagkasakit sila, kailangan kasama ang pag-check ng creatinine dahil isa na lang ako ang kidney nila. Okay. At syempre, yung dinonatan, siya rin talagang closely monitored din siya. Oo. May mga gamot yan no, na iniinom pa rin. Oo. Kasi ang kunyari, ang katawan kasi natin, ang natural na response ng katawan ay protektahan tayo sa lahat ng hindi niya kilala. Oo. So, sa mga bacteria, virus, pag may nilagay ho kayong bagong organ dyan, hindi niya ho kilala yun. Hindi sa atin yan. Hindi sa atin yan. So, ang gagawin ay bibigyan po tayo ng immunosuppressants, medications para medyo hindi niya makilala system. Na ibang galing sa ibang tao yung ating nilagay na kidney. At i-reject. Oo, at huwag niya i-reject yung bagong kidney. So, may mga gamot hong binibigay. Na forever din. Yes, oo. Ah, yung gamot kasi marami ho yan eh. So, depende ho sa adjustment nyo. Kasi very close ang follow-up nyo nga. May ibang gamot na pwedeng tanggalin in the long run. May iba na tuloy-tuloy lang. Pero pwede pa rin na bumagsak yung kidney na yon. Oh, kasi ang kidney na yon ay iisipin nyo, parang normal yung kidney. Isang normal na kidney na bigay sa inyo. Pag pinabayaan nyo ulit, high blood na naman kayo, diabetic na naman kayo, nagpabaya ulit, tumataba lahat. Masisira din ho yung nabigay sa inyong kidney. So, aalagaan. Sayang. Anyway, mamaya po, babalik pa tayo para sa iba pang mga pag-uusapan tungkol po sa kidney disease sa pagbabalik po ng Butika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. Si Dr. Jen Daniel Gargar po ang ating kasama. Isa po siyang nephrologist. So, Doc, eto. Kasi sabi nila, kapag ba ako'y on dialysis, parang wala na silbi ang aking buhay. Ganun na lang mangyari sa akin. Pupunta na lang ako lagi sa dialysis center. Makakapagtrabaho pa ba ako? Normal pa rin ba yung pagkain ko? Ano ba ang buhay ng isa nagda-dialysis? So yung dialysis, ang recommendation talaga natin ay 3 times a week. No? Ang dialysis ay 4 hours, 3 times a week. So, akala ng iba, kapag nagda-dialysis, wala nang ibang ginagawa. Ang mga pasyente ho namin ay nagtatrabaho pa din. So, ina-adjust nila ang kanilang schedule. For example, yung iba gusto nila sa gabi ang dialysis nila. Third shift sila, last shift, para makapagtrabaho sa umaga. Grabe! So, ganun no. Tapos yung iba, umaga, para makapagtrabaho sa hapon. Hindi naman ho siya say na wala na pong kwenta ang buhay niyo pag nagda-dialysis. May konting tulong lang tayo from the machine, no? Para mabuhay pa rin kayo ng matagal on dialysis. Ang sinasabi namin na gusto namin mag-transplant is because hindi na kayo pupunta ng center, hindi na kayo 4 hours, 3 times a week magda-dialysis dahil may sarili kayong kidney. Na pero sabi kasi no, iba nanghihina raw sila after the session eh. Pag ganun ho, talagang ina-adjust natin yung settings ng dialysis kasi pag naparami ho ang kuha natin ng tubig, excess na tubig sa katawan or meron doong mga settings sa dialysis na hindi bagay sa isang pasyente, pwedeng i-adjust para hindi ho siya nanghihina after dialysis. Kasi ang gusto natin, lalakas kayo after dialysis. Oo. At saka okay lang daw ba na before dialysis session, kumain daw sila ng mga bawal? Kasi total. Ano ho yun? Kasi, di ba, pag sinabi natin, pag nagpo-prolong tayo, yung ayaw natin madialysis ka na, low protein diet yun. Pag nag-dialysis ka, ang gusto namin ay kumain kayo ng protina. Dahil medyo mas kailangan yung maraming protina kasi yung machine natin medyo manatatanggal doon ang protina. So mas mas lenient kami, pwede kayong kumain ng red meat, wag lang sobra dahil tataas yung ibang mga electrolytes na binabantayan natin.
Tapos, ang usual naming instruction ay within the first 2 hours of dialysis, mm-hmm. pwede kayo kumain nung bawal or ayaw nyo, or sinabi namin huwag nyo kainin para matanggal pa rin ho siya ng dialysis. First 4-hour dialysis niyo. Oh, okay. So, tatanungin nyo sa doktor nyo kung anong i-allow niya. Pero ang taong hindi nagda-dialysis na pinipigilan natin, low protein. Ang taong nagda-dialysis na, high protein na. Pwede na ang high protein. Pwede siya mag-burger. Oh. Yung steak na gusto niya kainin dati na bawal, na. Binibigay na ho namin during the, pag nagda-dialysis na. So, yun po ang kaibahan nilang dalawa. Okay. So, doon naman sa ano, sa pag-inom ng alak, pwede pa nilang gawin yon? Hindi sana. Hindi na. Kahit na walang kidney disease, Oo. Ayaw natin na masyado madaming alak na iiniinom, no? So, alam naman natin, red wine, occasional na intake na alcohol ay allowed or okay lang. Pero pag very frequent, hindi na natin yun gusto kahit wala pang kidney disease. Eh, paano kung matamis kasi, di ba? Ano, dati yun din, pag naka-dialysis ho kayo na may diabetes kayo, strict pa rin ho tayo sa sugar intake. Kasi iba pa rin yung iba pa rin. Sinisira ni diabetes, iba pa rin hindi ho lang si kidney. Pag ang sugar levels nyo ay mataas, madami hong complications sa puso, sa lahat ng organs ng isang tao. So, strict pa rin tayo doon. Oo, tsaka sa alat din. Oo, sa alat, sa asin, yung asin. Mm-hmm. Kasi pag madaming asin, high blood din. Ang problem natin ay high blood pressure. So, ayaw din pa rin natin ang sobrang daming asin. Pero hindi din ho na walang asin. So, tama lang. Oo. Everything in moderation. 2 grams per day. So, isang teaspoon ho iyon ng salt, no? Ng table salt. Anyway, Doc, kung may mga tanong sila o gusto ka nila makita, meron ka bang Facebook page na pwede nilang puntahan? Wala pa po akong Facebook page, pero nakalista ho ang aking mga clinic sa SiriusMD. So, dito sa St. Luke's Global, sa Olivares, St. Victoria. Andyan ho ako. St. Victoria, saan yan? Sa Marikina. Ah, okay. So, andyan ho ako. Pwede kayong pa-schedule pagkailangan nyo ng tulong sa inyong mga kidneys. Yes, oo. At tingnan nyo naman ang tutulong sa inyo. Napakaganda, di ba? Si Dr. Jen Daniel Gargar. Doc, thank you so thank you so much, Tita Maru. Maraming salamat. At alagaan ang ating mga bato dahil pag na bumaksak po yan, wala nang balikan. Di ba? Wala nang balikan. Thank you so much, Dr. Jen. Thank you po. Thank you. Dr. Jen Daniel Gargar po. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng ating mga kasamahan po dito sa ating palatuntunan. Ang ating executive producer po si Anton. Syempre, kasama natin ang mga kaibigan natin sa production, si Nino Noval, si James Eden, si John Lloyd, at iba pa po natin mga kaibigan po dyan sa News Center, sa engineering, sa technical. Salamat sa inyong pagtulong po sa atin, mga nagpapalabas po nitong ating palatuntunan. At sa ating mga bossing, thank you so much. At syempre, para sa tama ang reseta, dito lang po kayo sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide, at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita.